Masungit ang panahon na naranasan sa malaking bahagi ng Visayas at sa Bicol Region dahil sa bagyo si Christine. Si Bagyong Christine ay kasalukuyan nasa layong 390 kilometers silangan ng Daet Camarines Norte. Ang lakas ng hangin na taglay nito ay umaabot sa 75 kilometers per hour at ang pagbukso ay nasa 90 kilometers per hour. Inaasahan pa rin natin itong lalapit sa kalupaan at maring tumbukin sa Northern Luzon yung mata o gitna ng bagyong si Christine. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Catanduanes, eastern portion ng Camarines Norte, eastern portion ng Camarines Sur, eastern portion ng Albay, eastern portion ng Sorsogon, northeastern portion ng Northern Samar at northern portion ng Eastern Samar. Samantala, Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ay nakataas sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, kasama ang Pulilo Islands, Occidental Mindoro, kasama ang Lubang Island, Oriental Mindoro, Masbate, kasama ang Tikaw at Burias Island, Marinduque, Romblon, na lalawing bahagi ng Camarines Norte, na lalawing bahagi ng Camarines Sur, na lalawing bahagi ng Albay, na lalawing bahagi ng Sorsogon, na lalawing bahagi ng Eastern Samar, na lalawing bahagi ng Northern Samar, Samar, Leyte, Biliran, Southern Leyte, Dinagat Islands, at Surigao del Norte, kasama ang Surigao at Bocas Grande Group. So, itong mga lugar nito ay halos sakop ang buong Luzon at kasama ang ilang bahagi sa Visayas at Mindanao dahil malawak ang bagyong si Christine. Ang track nito ay, dadaan o maaaring tumbukin ang Northern Luzon. Possible po na mag-downfall yung gitna o sentro ng bagyong si Christine sa maaari po bukas ng Thursday. Maaaring bukas na umaga ay maaaring mag-landfall ito si bandang Isabela o Northern Aurora. At kapag hindi magbabago ang pagdalaw nito, inaasahan na labas ng par pagdating ng Biyernes. At sa ngayon ay meron tayong gale warning dahil sa bagyo na inaasahan na matataas ang alon na abot ng 7 meters. So mataas po yan sa buong seaboard ng Luzon at yun din sa Visayas. Balik po sa inyo. So Oscar, hindi pa natin nararamdaman ang pinakabagsik nito dahil sabi mo ang landfall ay sa, well, mamayang umaga, ano? At ang paglabas ng Philippine Area of Responsibility ay Biyernes pa. Pero nararamdaman na namin dito sa Metro Manila ito. Dahil ba sa lawak? Bakit hanggang dito'y umaabot din ang galit ng bagyong ito? Opo, malawak kasi ang bagyo. Halos sakop niya ang buong Luzon, Visayas kung ikukumpara natin yung lawak niya. Opo, na maulap ang kalangitan na naranasan po natin at may mga panisang pag-ulan din sa Metro Manila dahil po yan sa trough o extension ng bagyo. Okay. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Aldzar Aurelio.